Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Eto, mainit. Mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Bigyan po natin ng kaunting komentaryo itong kumalat sa social media na video ni dating Presidente Digong. At syempre, kasama niya itong dating PDEA agent na sobrang sinungaling na marami palang na biktima ng kalokohan. Naku po, yan si dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Naku po, talagang patuloy at patuloy ang pambibiktima nitong si Morales. Ha? Talagang ayaw tumigil. Hindi kasi napaparusahan eh. Kaya ayaw tumigil. Harap-harapan na panluloko kasabwat di umano itong dating Presidente Digong at siyempre kasabwat din di umano itong Senador Ronald Bato, parehong kalbo ano, nagkasundo. Talagang lantarang panluloko ang ginagawa sa taong bayan nitong mga ito. Yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. Ako'y muling nagpapaalala, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palakpakan muna tayo mga kaibigan. Shoutout po sa lahat. Talagang umusta po kayo? Saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mga mahal kong OFW, ay shoutout po. Dire-diretso na po tayo. Ang kung magugunita nyo po ay napakainit na usapin itong ginagawang kalukuhan lantaran na panluloko sa taong bayan itong gumaganap na mga tauhan ng kaluko-luko diyan po sa Senado sa pangunguna ni Senador Bato. At siyempre itong kasagwat niya di umano na si Morales, siyempre ang tinuturong utak dito di umano itong dating Presidente Digong. Ha? Talagang taong bayan. Sige, bago tayo magpatuloy, gusto ko pong hingin ang inyong komento dito sa kumakalat sa social media na scripted, sangkutan, magkakasabwat sila. Naniniwala po ba kayo dito na ito ay pakawala ng dating Presidente Digong itong si Morales at kasangkot dito si Bato? So sila po ay naglalaro, pinaglalaroanan sa Senado. Ang Senado, taong bayan, niloloko. Naniniwala po ba kayo sa hayka nga po yung mga ginagawa nito, mga ito, mga kaibigan, o isang uri ng panluloko? Any reaction po dito, pwede po kayong mag-iwan ng anumang public opinion diyan sa comment section. Naku po, akala nila hindi nabibisto. Alam ko napanood niyo na po itong video na lumabas, dahil kayo ay alam ko ay nakaabang dito sa mga latest update. At sa lahat no, na hindi pa nakakapanood ng video na yan, ay pwede nyo pong isearch sa YouTube. Nakasama itong presidente, dating Presidente Digong, at itong si Jonathan Morales na isang ubod ng sinungaling. Nasa YouTube po, pwede nyo pong isearch. Hindi ko na po ipapakita at alam ko, pwede nyo po akong i-copyright dito. Kaya bibigyan na lang po natin ng komentaryo, public opinion. But gusto ko lang pong ipaalala, hindi ko po kayo ililigaw kahit wala po akong ipakita sa inyo na video dito sa ating pagtatalakay, dahil nagbabase po tayo at nagkakaroon po tayo ng pagre-research na masusi, at nang sa ganun hindi ko kayo mabigyan ng anumang ikangay fake news. Lahat po dito ay may pinagbabatayan tayong mga kaibigan. In relation dito sa ating ika nga po'y komentaryo,
ay bakit po natin nasabihan at nahalungkad itong video na kumakalat sa social media? Nandoon po si Tigong na nagmumura. Yung pong video na ito ay diyan sa loob ng Malacañang. Makikita po natin sa video, nagmumura itong siya dating Presidente Digong. Matindi. Ang minumuro pa ay ang Santo Papa. Tapos nandun ho, audience nila sa loob ng Malacañang ang ibang PIDEA, kasama ang PIDEA agent na si Morales. Yung larawan ko po, ipapakita ko diyan sa screen. Mga kaibigan, bakit po natin ito ika nga po inatalakay? Dahil karugtong po ito para na siya ganun lubos na maunawaan ng taong bayan na lantaran panluloko, lantaran sa buwatan ang ginagawa diyan no sa Senado nitong si Bato, si Morales, at siyempre ang utak dito ay itong si Digong. Mga kaibigan, madiin atas no na sinasabi diyan po sa hearing at bawat interview ni Morales. Mga kaibigan, nagpapa-interview siya sa social media at dyan sa hearing din po ay nasabihan niya na hindi niya kilala si dating Presidente Digong at hindi niya nakasama kahit kailan. But dito ho, sa video na ito, na ika nga po, pinaliwanag ko po sa inyo, ay kasama po niya itong si Morales diyan sa loob ng Malacañang. Nako po, sino ang nagsasabi ng totoo dito? Yung video o si Morales? Ibig sabihin, sinungaling yung video, mga kaibigan? Kaya't malinaw po dito na may tinatago itong si Morales. Kahit alam ko, kahit hindi ko po i-explain sa inyo, ang ugnayan ng dalawa, ay pumapasok po ito at alam nyo dito sa usapin na sa buwatan. Maliwanag po. Na ayon po sa aking pagre-research, hindi lang pala ito ang ating kasalukuyang presidente ang naging biktima. Noong mga nakaraat na pakaraming taon na lumipas, naging biktima itong si Ping Lacson. Aba, matitindi talaga, matindi ang kalukuhan ito. Naging biktima pa din itong dating PIDEA director Santiago. PIDEA director, biniktima din. At siguro marami pang iba. But anyway, kahit sila naging biktima ho, para hindi po tayo lumayo ang usapan, ay wag na nating siguro sa ibang pagkakataon para lubos nyo pong maunawaan, ay ipapaliwanag po natin kung paano naging biktima itong si Lacson, kung paano naging biktima din itong dating PIDEA director na si Dionisio Santiago. Magaling! Kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, magaling itong si PIDEA agent sa kalukuhan. Magaling magpaikot sa kalukuhan. Magaling sa katarantaduhan. Magaling mambaboy ng Senado. Kasama si Bato, mga kaibigan. Praktisado. Napapailing na lang ako. Alam niyo, masakit sa ating taong bayan. Ang matindi pa dito, itong ginagawa nitong si Morales ay nabibiktima itong ating senador. Sa bagay, hindi naman natin senador yan. Senador ni Kibulo yan. At senador din ni Digong, itong si Bato. Hayaan na natin. Ay, sa bagay, ayaw kasi pumayag ang taong bayan eh. Nahayaan na lang. Kaya't mahalagang importante ho, hindi po ito mahalata, itong mga galawan na ito, kung wala po kayo, mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay na nagbibigay ng anumang public opinion diyan po sa comment section. Napakalaki po ng tulong niyan dito po sa pagdiskubre nag-aalawan diyan po sa Senado. Isang halimbawa na lang itong galawan ni Bato, ni Morales,
na-discover po ang kanilang talento na kalukuhan sa pamamagitan po ng inyong mabibigat, matitindi na ika nga po ay mga komento. Nagigising po ang isipan, nagkaroon po ng pagsusuri, hindi lang po ako, kayo ho. At siyempre, ang sino man na politiko na nakapisto, ang sino man na senador na naniniwala sa ika nga po ay magandang pamamalakad ng ating gobyerno. Nabanggit ko po ang senador na iba na naniniwala dahil hindi lahat po ng senador ay naniniwala sa tuwid na pamamalakad ng ating gobyerno. At ang tawag po nila nitong mga ibang senador na ito ay kayang baluktutin ang mali. Kayang baluktutin ang mali. Yan po ang mga senador na yan ay sa pangunguna nitong si Bato, nandiyan po si Robin Padilla, nandiyan po si Bongo, nandiyan po yung ilang senador na hindi ko nabanggit, ha? Pasinsina sa mga senador na hindi ko nabanggit, na ika nga po, hindi po yan pinagsisilbihan mga yan. Na ang ating Republika ng Pilipinas bagkos pansariling interest. Saka po natin bibigyan na ng pagtatalakayan kung sino-sino itong mga senador na ito. Na ika nga po ang pinagsisilbihan ay kampo ni Dugong Nicky Boloy. So ang maliwanag po dito mga kaibigan ay ubod ng sinungaling itong si Morales, at lumalabas po dito na talagang drama, scripted, at ang layunin po nito ay bahagi ng destabilisasyon, pagpapatalsik sa ating gobyerno na kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos. Subalit nahaharang ho, nabibisto sila mga kaibigan nang dahil po sa ating napakatalino na mga taga-subaybay. Huwag niyo pong maliitin mga mahal kong taga-suporta ang inyong isang komento diyan sa comment section. Yan po ay ating pinapakalat at yan po ang nagiging resulta. Ang galawan po ni Bato diyan po sa Senado kasama si Digong na ika nga po ay utak di umano nitong drama na ito sa Senado ay sa pamamagitan po ng inyong public opinion. Mga kaibigan, nagkakaroon po ng pagsusuri. Sana po, alam po, naunawaan niyo po ang gusto kong ipunto dito. Napakaraming senador na ho ang nananawagan na itigil na ang hearing na kulukuhan diyan sa Senado. Dapat ho, ito hindi lang dapat itigil bago tayo magtapos ang gusto kong ipunto. Itigil ang hearing, tama. But wag lang basta itigil. But wag lang po basta itigil ang hearing. Bigyan po ng kakulang parusa itong si Bato, itong si PDA agent na ubod ng sinungaling, at itong utak dito. At nasa ganun po, hindi na po ito pamarisan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Walang mangyayari dito sa ating bansang Pilipinas kung nagkasala ang mga ganito ay basta ipatigil lang. Walang mangyayari, alam nyo na mali ang ginagawa diyan sa Senado. So balit ipapatigil lang ang hearing. Muli kong uulitin, ipatigil, tama, but bigyan ng kakulang parusa. Sapagkat sinasabi nyo na mismo na kayo mga kapwa senador ni Bato ay hindi tama ang ginagawa diyan sa hearing na yan. Nagkakaroon po na ika nga po'y pansariling interes. Walang sustansya, ibig sabihin gawa-gawa lamang. So, maliwanag po, bigyan ng kakulang parusa kung ito man ay napatunayan na ika nga po'y gawa-gawa lamang at bahagi ng destabilisasyon sa ating gobyerno. Naku po, binabitin na naman ako. Alam ko, nabitin din kayo. Gusto ko sanang magbigay pa ng kaunting komentaryo. But anyway, wala na po tayong oras. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe. Please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye, palakpakan.